Pag-aralan natin ngayon ang Account 3, Quarter 3, Week 5 to 6. Pag-aralin, pinagmulan at gamit ng liwanag at init. Balik tanaw, tukuyin ang point of reference ng mga bagay, tao o hayop sa larawan. So, ang point of reference nito ay doon sa pinakataas na slide. So, siya nagsimula. Then, nagbago siya ng lokasyon habang siya ay tatalon-talon. Okay, sa kabilang picture naman, ayun ang arrow. So, dito ang pinaka-point of reference habang siya ay nagsasayaw. Ano-ano ang pinagmumulan at gamit ng liwanag at init? Pag-aralan natin ang mga sumusunod na ilustrasyon. Paliwanag ang bawat isang larawan. So, mga halaman na nasisikatan ng araw. Okay, flashlight na nagbibigay ng liwanag. At ito yung lampshade. Ang liwanag ang dahilan kung bakit nakikita natin ang mga bagay sa ating paligid. Ito ay maaaring nagmula sa natural o artificial na liwanag. Ang natural na pinanggagalingan ng liwanag at init ay sa kalikasan. Samantalang, ang artificial na pinanggagalingan ng liwanag at init ay ang mga bagay na gawa ng tao o makina. Ang liwanag ang dahilan kung bakit nakikita natin ang mga bagay sa ating paligid. Ito ay maaaring nagmula sa natural o artificial na liwanag. Mga natural na pinagmumulan ng liwanag at init. Yan. So, ito ay araw. Ito ang pangunahing pinanggagalingan ng liwanag at init sa mundo. Lahat ng mga bagay na may buhay ay nakadepende dito. Okay. Gaya din ng mga bituin, kidlat, at alitap-tap. Ito ay mga natural na pinagmumulan ng liwanag at init. Ang mga artificial na pinagmumula naman ng liwanag at init, gaya ng flashlight, bombilya, kandila, telebisyon, kalan, lampara, at cellphone. Iba pang pinanggagalingan ng init ay apoy, araw, toaster, baga, at plancha. Lahat ng bagay na nagbibigay ng liwanag at init ay mahalaga sa araw-araw na pamumuhay ng mga tao at may naitutulong din ito sa mga halaman at hayop sa paligid. Ang init ay mahalaga para sa lahat ng may buhay. Karamihan sa ating mga gawain ay kinakailangan ng init gaya ng mga sumusunod. Pagpapatuyo ng damit, pagtatanim ng halaman, pagluluto ng mga pagkain. Para sa ating gawain, sulat ang N kung ang pinanggagalingan ng init ay natural at A kung ito naman ay artificial. Sige mga bata, ito ay gagawin niyo sa inyo. Mga notebook. 1 araw, 2 bombilya, 3 alitap-tap, 4 kidlat, 5 plancha, 6 flashlight, 7 siga, 8 ilaw ng jeep, 9 kandila, 10 gasera. Para naman sa gawain 2, magbigay ng mga bagay na pinanggagalingan ng liwanag at init. Sa unang kolom, isulat nyo ang mga nagbibigay ng liwanag. Sa pangalawa naman, hanay ay nagbibigay ng tandaan, ang liwanag at init ay maaaring magmula sa natural at artificial. Ang natural na pinagagalingan ng liwanag ay nagmumula sa kalikasan tulad ng araw, bituin, kidlat, at alitap-tap. Ang artificial na pinagmumula ng liwanag at init ay mga bagay ng tao o makina, gaya ng flashlight, bombilya, kandila, siga o bonfire
Adkan. Para sa gawain tatlo, basahin mabuti ang bawat sitwasyon. Isulat ang check kung ito ay nagsasaad ng gamit ng liwanag at bilis at ethics naman kung hindi. Una, nakikita at nagagawa natin ang mga bagay-bagay dahil sa liwanag at bilis. Dalawa, nakapagpapatuloy tayo ng mga nilabang gabi dahil sa init ng araw. Pangatlo, kailangan ng mga halaman ng init ng araw upang makagawa ito ng sarili. Kaapat, ang power plants ang pinanggagalingan ng kuryente dahilan upang magkaroon ng ilaw ang mga tahanan. At panghuli, maaaring panggalingan ng init ang kanan. Para sa ikaapat na gawain, sarili ng mga larawan sa ibaba, tukuyin ang pinanggagalingan ng init sa bawat gawain na nasa larawan. So, number one, mga gawain, bagay na pinanggagalingan at paano pinagalingan. Sa inyong mga notebook. Para sa ikalawa, siya ng tanina. Tatlo, pagpapa-araw kay baby. Lalaro ng amo at ng kanyang alagang aso. Paglalamoy sa dagat. So, isulat yung mga bata ang mga bagay na pinagagat ng ito na nagtatapos ang ating aralin. Maraming salamat.